Yan bali. Medyo napatagal lang pag-aantay ko. Parang 2 hours ako nag-antay para makausap ako ng doktor. Just to say na hindi pala siya pwedeng ang makapagbigay sa akin ng medical certificate or clearance dahil kailangan ko raw pumunta sa isa pang klase ng doktor, which ang binigay sa akin is sa Super Health doon sa may gitnang bayan na ibang lugar na kailangan puntahan or sa ibang government facilities or hospital. And kailangan ko raw maghanap ng IM or ng oncologist dito. Basta siya sa GP, primary care lang daw ang pwede nilang i-accommodate. So, ayun. Try ko muna i-figure out kung saan ako kailangan talagang pumunta. Ayan. So, magic. After kong magpunta sa health center kanina, ang ginawa ko ay umuwi muna ako ng bahay, uminom ng tubig, kumain, nagbihes dahil napakainit at diba, pawisan na ako kanina. At ito, nag-decide ako nga na gamitin na itong sasakyan at ako ay pupunta sa Amang Rodriguez, dyan sa may Manriquina. Pasensya na kayo, intersection. So, dalawa, may mga options naman na binigay sa akin yung health center. Sabi, pwede ako sa Inaris, pwede ako sa Super Health. Pero, pwede rin daw sa Amang. For now, mas pinili na lang namin na sa Amang na lang ako muna magpunta kasi mukhang yun ang easiest way para matapos na itong medical clearance, oo, na kailangan ko isubmit sa aming company. Ayoko kasi yung ano eh, yung sa isang araw, nilakad mo, tapos hindi natatapos. Mas gusto ko, sige na, gugulin ko na tong araw na to kesa yung kailangan ko na naman bumalik at maghanap sa ibang araw. So, I might as well do it now. Yeah, yeah. Update ko kayo later kung ano ang maging ganap sa aking hari. Okay. Anong oras na ba? 4:30 na. Dumating ako sa Amang Rodriguez ng around 12:10. Oo, 12:10. Tapos, pila, kuha number, kuha ng card, vitals, pila sa baba para makaakyat sa internal medicine, pila ulit para matawag. At pagka natawag ka sa loob ng pila ulit bago makapunta sa doktor. So, inabot ako ng 4 oras doon. Doon sa medical clearance na nire-require ng company na pinagtatrabahuhan ko, sabi ng doktor sa akin, ang pwede lang daw nilang ilagay doon ay yung aking diagnosis, which is invasive ductal carcinoma. And then, inonote na lang nila. Unfortunately, with the type of industry na pinagtatrabahuhan ko, especially that it is graveyard shift, yon yung sinabi nila, ang pwede lang nila mailagay is not fit to work. Sabi naman kasi nila, well, ganito kasi yon. Ang backstory niyan, I am required to submit a document that a government physician is giving me a medical clearance that my illness is curable within 6 months.
And sabi sa akin sa ama, it's a known illness naman na hindi siya curable within 6 months. So technically, yun nga, ma-not fit to work ako sa klase ng trabaho na pinapasukan ko ngayon dahil my private doctor is also recommending for me na makatulog sa gabi. Ayun. So, dahil ito ay call center and graveyard ang mga shift, kahit pa ilagay nila ako sa dulo ng shift na pang halos pang umaga, eh, wala eh. Kailangan nilang mayroong mapanghawakan na document na whether I am, whether my illness is curable within 6 months, which is not, because it's cancer. Yun. So, it is what it is. Kino-ordinate ko na sa HR namin, HR partner, yung sinabi nga sa akin sa amang, kasi kailangan ko pa siyang balikan sa Monday, yung pinaka-medical certificate. And sabi ko, kung tatanggapin ba nila yon, yun lang ang document na mapresent ko, dahil yun lang naman daw ang pwedeng ibigay ng hospital, which is a government facility, and the physician is government doctor. So, kung hindi naman yun ang tatanggapin nilang document, there's no point for me na bumalik pa sa Lunes. Ayun lang naman. So, nagpalamig muna ako dahil napakainit sa labas. Ayan o, nakaano pa nga itong cover. Ayan. Bali, uuwi na muna ako. Kailangan ko na muna magpahinga. At hintayin ko na lang kung anong sasabihin sa akin ng HR for my next step. For now, yun na nga. I'm not fit to work in the call center industry that is offering a graveyard shift. Dahil I need to rest. As a cancer patient, meron tayong kailangan sundin na protocol para tayo ay tuluyang gumaling. Yun lang naman. Thank you so much for watching this video. I know na medyo napahaba yung araw na to, no? Pero silamahan nyo ako. If you like this content, please give this a thumbs up. Kung hindi ka pa subscriber ng channel to, please subscribe now and click nyo yung notification bell para manonotify kayo whenever I upload new videos. Until my next one. Bye!